Hello, welcome back. So yan, may job tayo today. Ang trabaho natin ay video card. Okay? So ito siya. Yan, Aorus RTX 3080. 10 gig. So baliktad ang ating camera pag naka-front cam. So baliktad rin natin. So yan siya. So yung ito yung ating re-repair. Yan. So, from Quezon City. Do you see? So, hindi ko pa siya tinetesting, pero nabuksan ko na siya. Eto na siya, guys. Ayan. So, hindi ko siya tinesting. Kasi ang sabi rin ng may-ari. So, hindi kasi ako basta-basta nagtetesting eh. Sabi kasi ng may-ari, namamatay daw. Ayun, siyempre baka may sunog. Ngayon, I found, nung maangat ko siya. So, mali yung ano niya, ginawa. Mali yung ginawa nung. Tapos nakachat ko na rin yung customer. Sabi niya, isang thickness lang daw yung ginamit niya na thermapad. So, mali siya yung ginamit, guys. Mali. Sin mali din yung paglalagay. Ayan, napansin niyo. Basag-basag na, sayang lang yung kanyang thermal pad. Ayan. So, basag na yung thermal pad. Tapos mapansin niyo, wala siyang thermal paste dito. Samantalang yung GPU chip niya, mayroong thermal paste. Ayan. Ibig sabihin, hindi siya lumalapat dito, kaya namamatay. Ngayon, hindi ko alam kung nasira yung GPU niya kasi so, ayun. Hindi ko kasi pa siya tinetesting. Tinignan ko lang siya para makita ko anong nasa loob kasi ginalaw siya eh. Ayan. So, yan yung ano, issue. So, mangyayari dito, either magpalit ako ng para may sunog. Ari, oh, kagaya nito. Ano to? Sunog. Oh, yan yung problema. Kagaya nyan. Sumbayos yan. Yan ang hindi ko alam. Kung ano yan. Check pa yun sa microscope. Chinachat pa natin yung customer. Then, ayan. Gaya nun. Oh, ito. Basag. Ano to? So, may butas dito siya. Ayan. So, yan oh. Na tumuldok doon sa butas. So, hindi maayos yung paglalagay ng thermal pad. Eh, masasayang yung thermal pad niya kasi nabasag-basag na siya. Kailangan na alin natin ng bago. Kailangan kasi maayos. Ayan, yun yung isa nating issue nung ano sa customer. So ngayon, hindi ko alam yung thickness nito, kung anong height niya. So either mag-experiment pa ako kasi yung iba kasi nilagay ko sa ibang model. So ngayon lang ako naka-encounter ng ganitong modelo. Medyo latest version pa siya kasi. Ngayon pa lang ako nakapag-repair. Yung iba kasing ginagamit ko is 0.5 thickness. Saka 1.5. Yung 1.5 para sa dito sa kanyang MOSFET. Din sa VRAM is 0.5. Mayroon kasing ano eh. 1 yung thickness niya. 1 millimeter. Para sa VRAM. So ngayon, hindi ko alam. Ano, mahirap mag-experiment. Yan, kagaya nyan. Pero meron ako dito eh. So ngayon, tatanggalin ko siya. Sisilipin ko na lang kung makititingnan ko kung anong fitting. Yung fitting niya. Yung height. Then, isi-search ko na lang yung modelo niya na itong 3080 na itong RTX. So, ang halaga nito guys is nasa 40,000 yan. Itong GPU na to. So, sabi nung may-ari kasi nag-YouTube lang daw siya. Tapos, kinabit niya. Ayun. Ayan. So, ngayon, tayo ang magsosolusyon sa kanyang problema. Yun nga lang, magbabahid siya sa atin. Ayan. Ayan. So, tanggalin ko lang yan, guys. Then, update ko kayo later. Kasi, chinachat ko pa yung may-ari kung anong mga ano niya, pasya niya. Kasi, either kunin niya o bayaran yung aking labor or order pa kasi tayo ng thermal pad. So, hindi kasi ako nag-stockmal kasi mga thermal pad eh. Nasa 1,000 mahigit eh. Yung ganito. Kailangan kasi original din gamitin natin. Magagandang klase. Maganda din klase dapat. Ayan. So, update ko kayo later. Pag nakabili na si customer. So, baka orderin pa niya si Shopee, Lazada. Ayan, matagal. So, update ko kayo later. Okay? So, ayan. So, yung backplate pala niya. Mayroon ding water damage sa likod saka dito. So, upon checking sa microscope natin,
So may wala ditong pyesa. Saka dito parang resistor yung nawawala. So pag chatting ko sa customer, sabi ng customer, ayun nga daw, nakabasa din daw ng coolant. Kasi ano ito eh, yung sa ginagamit. Yan, water block kasi ito eh. So hindi agad sinabi. Buti hindi ko pa siya nasasaksak. Hindi ko siya tinetesting. Kasi nga, nung pag-open ko nga siya, nung buksan ko, napansin ko nga ito pag nakaganyan, itong dulo na ito, parang may ano, hindi ko siya sinaksak. So, siyempre, yung unang testing kasi natin dito eh, yung mga lagay kasi niya ng thermal pad, mali. So, hindi lumapat yung GPU niya sa heatsink. Kagaya niyan, nagkaroon na siya ng thermal paste kasi lumapat na siya yung GPU chip natin na ito, lumapat na dito sa ano. Kasi tinanggal ko yung mga ano niya eh. Ito. Masyado kasing mataas yung nilagay niya. Then, mayroon siya mga nilagyan na hindi dapat lagyan. Kaya, hindi lumalapat yung GPU chips dito sa heatsink niya. So, kaya siya namamatay. Ngayon, palagay nang nabubuhay na ganun. Hindi ko pa siya natitesting. Pero, may nakita kasi akong ano sa likod. Hindi ko pa na ano yung customer. Tsaka, marichinat ko pa lang siya. Ayun. So, at least pinapaalam ko muna siya kanya. Ina-update ko siya time to time. Kung ano yung nakita ko sa kanyang GPU. Para alam niya kasi mayroon mga pag-abutan. Sabi niya kasi gumagana eh. Ayan. So, nag-chat naman siya. Masasalba po pa kaya yan? Sabi niya. Ayan. So, try ko lang yan i-cleaning. Then, mayroon naman daw yung kakilala niya na gantong si model. So, tingnan natin siya doon. Ayan. And after cleaning ko siya, salang natin dito. Testing natin. Okay? Update ko kayo later. Cleaning ko lang siya. So, ayan. Testing natin. Nakasalang na siya. Try natin sa monitor. Kung magkakaroon ng display. Okay? Power on ko lang. So, wala tayong heatsink. Power on. Okay? Naka-display ba? So yan, naka-display. So, patayin ko na. Yan. So, wala tayong heatsink eh. Yan. So, okay. May display siya. So, order na. Ipapa-orderin ko na yung customer ng thermal pad. Para mapalitan. So, nakilinin ko na yung ano eh. Yung kanyang. Nasa record yung dumi. So, nakilinin na natin. Yan. Yung dumi dito. Nalinis ko, so wala ay upon checking walang pyesang nawawala. Yan, so okay siya. Yan, so wait ko na lang yung customer para sa thermal pad niya. So order pa siya kasi medyo mahal yun, so marami yung kailangan. So update ko lang customer kasi nagchat. Yan, update ko kayo later again. So pasensya na kayo, just wait for a while. So eto, dumating na yung ating ano, yung in-order ng customer na ating thermal pad. Lalagyan ko siya ng thermal pad dito sa kabila. Dati niya, yung para sa kanyang sa back cover. So, ayos ko lang siya. So, nalagyan na natin yung kabila. Meron niya. Para ma-ano natin. So, ginamit ko lang dyan is 1.5 mm para eksakto lang. Ligit na natin siya. So, ayan na. So, na-testingan na natin yan. So, ang sikreto lang dyan, kung gusto nyong testingin at hindi kayo sure, pwede nyong huwag munang tanggalin yung plastic na ganito. Yung mga plastic na ganito.
para ma-check nyo kung itong GPU chips ay lalapat dun sa kanyang heatsink dito. Kasi yung naging issue ng customer natin dito is mali yung nilagay niyang millimeter thickness. So kaya namamatay siya, hindi lumapat yung heatsink dito. So pwede nyo yung sukatin para malaman nyo. Kasi masyadong makapal yung ginamit ng thickness, kaya namamatay yung kanyang video card. Hindi nagkaroon pa ng sunog. Hindi napansin nyo sa video natin ng nauna. So nagkaroon siya ng sunog. Ngayon, yan lang nilagay natin. So dito, 0.5 lang to. 0.5, then 1.5. Okay na yan, sakto na 1.5 sa layer nito. Kung kakapalan nyo kasi siya, hindi siya papasok. Hindi didikit yung ating GPU chips dun sa heatsinks na to. Ayan, so kailangan yun. So ngayon, applyan ko na siya ng thermal paste. So yan, naipilis na natin ng maayos. O, saktong-sakto na yan. Ayan. So gagawin natin dyan, titesting na natin siya. Set up ko lang siya dito guys sa ating PC. Ayan siya. So wala lang siyang lights. Bali wala pa siyang water itong sa loob. So hindi yung ano, parang wala lang siyang light. Pero sinaksak na yung kanyang ano. Hindi ko alam kung gumagana ang lights nito. So may mga ano pa kasi siya dito, mga walang ano. At least gumagana siya. Then, check natin yung temperature. Nagagalaw, dapat nakapix siya. So, yan. Problema lang, wala siyang light. So, hindi ko alam kung napundi yung lights yan. Before, dahil dun sa nabasa, ang coolant. Din wala po yan guys na liquid. So, nataas ang ating temperature dahil walang liquid. So, hindi natin siya may stress test. Ayan. So, gumagana naman ang kanyang mga magana din. 8 pin, 8 volts, 8 pin, dalawang 8 pin. Ayan. Ang kanyang pan speed. So, wala kasi siyang pan kaya 0 RPM. Ayan, memory temperature 50 degrees Celsius. And GPU temperature is 56 or 60 degrees. Ayan. Tapos about naman sa ating power consumption. So, 6.7% TDP. Ang gumagana. Working siya lahat. So, ngayon, mataas lang ang temperature nito. Tapos yung pan speed. Ayan. Kasi wala tayong cooling liquid. So, detected naman siya. Ayan, NVIDIA RTX 3080. Ayan. Bali, 10 gig siya, guys. Ayan. Tapos, macro ng, ano, micro ng kanyang memory. So, NVIDIA GeForce RTX 1080. Ayan. So, working na siya, guys. Tapos, hindi naman siya namamatay. Hindi kagaya nung dinala siya dito na segundo lang. Nagsha-shutdown siya. Kaya, kasi, mali yung placement ng mga thermal pad niya. Then, mali din yung placement ng kanyang GPU. Hindi nakalapat yung GPU chip sa kanyang heatsink. Kaya siya namamatay. Ayan. So, ngayon, okay na siya. So, hindi ko lang siya kayang i-stress test ngayon. Kasi, baka kasi siya masunog. Dahil, wala tayong cooling liquid. So, kung heatsink lang, walang exhaust fan. So, hindi yan kakayanin. Ayan. Medyo mabigat lang siya. Kailangan nakapix siya. Hindi siya nagagalaw. Kasi pag nagalaw din, na hindi kaya ng ating PCI, na nawawala yung display pag nagalaw na gano'n. Kasi mabigat ang ating GPU. Kailangan nakapix yan sa kanyang casing. Ayan. So, hindi natin siya masyadong matitest ng gano'ng katagal. Dahil baka tayo masunugan ng GPU chip. So, babayad pa tayo sa maaari. So, temperature, sensor, okay naman siya. Working lahat. Gumagana. Ayan siya, guys. Ayan. Ito yung ating mga nilagay. Ayan.
yung kanyang video card. Maganda yung kahon niya. Sa katatapos na daw ng warranty. Kompleto ang kahon. Okay na to. Shipping na po sa may-ari. Yan, chat ko na lang siya. So hanggang dito na natin yung pagre-repair ng video card na to. Na RTX 3080 na ang issue ay a couple of minutes turn off, nagto-turn off siya, namamatay yung display. Yun ang issue niya dahil sa mishandling ng, kasi hindi naman tech daw yung may-ari, sabi niya. So inamin naman niya, kaya yan. So dinala sa atin ay 40,000 ang halaga ng video card po na ito, kaya 40,000 up pataas yung gantong modelo. So water block siya. Yan. So okay naman yung dealing price natin, okay sa customer. Basta daw magawa. Minadali niya rin yung shipping ng thermal pad para nga madaw magawa. Kailangan niya yata. So ayan. So hindi ko naman i-stress test siya dahil ba masunog ang GPU natin. Okay. So antayin lang natin yung cooler niya o kaya yung may-ari na yung magte-test. Ang kailangan kasi solusyon lang naman dito is ang sabi ng may-ari, pagkabuhay lang, din patay agad. So yun ang problema. Kasi yung GPU nga niya, hindi nakatikit sa etching. Kaya ganun talaga yan. So mali yung pagpatong niya ng mga thermal paste. So ayan, wala na tayong magagawa doon. Tapos na yun, then tapos na yung ating job. So hanggang dito na natin. Lalain lang siyang light. Parang walang light. Kahit nakakabit yung light niya. So ba ang light niya ito? Nakakabit naman yung light sa likod pero wala. Ayan, medyo mataas yung temperature ng memory. Ayan, 60 na siya eh. Magsa-shutdown yan kapag tumaas pa. So hanggang dito na nating review. So thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and comment na rin kayo. Kung kayo may mga katanungan. So pangalawa na ito sa repair ko na namamatay na ang issue ay yung mishandling. Ayan, sana sa susunod, baka makita nila itong video ko ulit. So baka matuto na sila. Okay, andito lang. Bye-bye.